Kumusta po mga ka-Digitech? Welcome back to my channel, Digitech PH. Ako po si Eric Ramos. So for today's video, pag-uusapan po natin ang dalawang produkto ng Baron Antenna. So dito po sa Baron Digital TV Receiver, na-review na po natin ito sa ating mga unang video. So ngayon, dito po muna tayo sa bagong labas ng Baron Antenna, ang new BRL Plus. At isa pa pong antena na ating pag-uusapan sa ating video na nakikita nyo po ngayon sa inyong mga screen. So ay bago pa lang sa aking channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe. Pindutin din po ang share at notification bell. Salamat mga ka-Digitech. Ang mga ina-upload ko po sa channel na ito ay tungkol sa technology, digital electronic at telecommunication. At paki-like and follow na rin po ang aking Facebook page, Digitech PH. So bago po tayo mag-proceed sa video mga ka-Digitech, shoutout po muna kila Sir Erwin Arcomendra, Sir Benson Victorio, Sir Jun Toribio, Sir Mario Rigarde. So shoutout po sa inyo mga sir. So thank you po sa advance gift nyo sa aking birthday. So yan. Ang product po na ito ay sponsored ng Baron Antenna. So thank you po sa product. So ito po mga ka-Digitech, ang ilan lang po sa mga product ng Baron Antenna. Sila po ay available nationwide. Makakabili din po kayo sa Lazada at Shopee. Para po sa mga katanungan, maaari po kayong tumawag sa kanilang hotline o maaari nyo pong ilike ang kanilang Facebook page, Baron Antenna. Ito po ang kanilang pinakabagong digital TV receiver. Ang kanilang Wi-Fi adapter na pang Baron Digital TV receiver. So para saan po ito? Ito po ay para makapanood po tayo ng YouTube video at iba pang online video. So ngayon dito na po tayo sa bagong product ng Baron Antenna, ang kanilang new VRL Plus. So sa packaging po muna tayo mga ka-Digitech. So sa kanilang box makikita na po natin agad ang product. So kulay black po ito mga ka-Digitech. May idea na po tayo kung ano po ang laman ng box. At sa kabilang side po ng box, andun po ang mahalagang informasyon tungkol sa VRL Plus. At andun din po si Kim at Yensa, ang kanilang main endorser. Sa kabilang side pa rin po ng box, andun po ang mga instruction kung paano po ito ikabit. At sa baba naman po, andun po ang main company nila na AdTel. Shoutout po sa mga taga AdTel. So andyan din po ang kanilang website at syempre hindi po mawawala ang website ng Baron Antenna. Na makikita po natin sa taas ng box. Unang laman po ng box ay 10 meter heavy duty cable wire. So ang nagustuhan ko po dito mga ka-Digitech, super tibay po ng kanilang cable wire at sobrang haba po. So ito na po mga ka-Digitech ang main product na VRL Plus. Ito po ay new version o pangalawang version ng VRL Digital Antenna. So sa design po, super improvement dahil kita naman po natin ang level up ng design ng new VRL Plus. So mamaya pagtatabihin po natin ang old version ng VRL Digital Antenna at ang new version ng VRL Plus Digital Antenna. So ang maganda po dito mga ka-Digitech, plug and watch na po siya o plug and play. At isa po sa nagustuhan ko dito mga ka-Digitech, meron na po siyang lightning resistance. So ibig sabihin kumidlat man, hindi mo na kailangan alisin sa TV o digital box ang antenna cable wire. So safe po siya. So ito po ang dalawang VRL digital antenna. Ang isa po ay old version at ang isa naman po ay VRL Plus. So ang isa dyan masasabi ko mga ka-Digitech na level up sa design. At hindi lang po sa design dahil sa kakayahan nito. So ngayon subukan na po natin si new version VRL Plus Digital Antenna. Subukan po natin ngayon mag-scan ng mga digital channel via Baron Digital TV Receiver at ang kanilang new version ng BRL Plus Digital Antenna. Area ko po mga ka-Digitech ay Pangasinan, North Luzon, Region 1. So ito lang po ang available na digital channel. Lahat po yan ay sa GMA Network.
So kung itatanong nyo po kung bakit yan lang po ang na-receive ko na digital channel dito sa area namin, dahil po yan lang po ang open to broadcast digital dito sa aming area. Ang kakayahan po kasi ng lumang VRL version at ang new version ay tumanggap ng open to broadcast ng mga digital channel. So yan mga ka-Digitech, wala po sa VRL digital antenna ang control sa mga digital channel, dahil ito po ay taga-receive lang po ng open to broadcast digital channel. Ang may control po dyan ay ang mga network o TV station. So kung kayo po ay sa Mega Manila o NCR area, sure po na makaka-receive po kayo ng more or less 50 channel. Sa ngayon po, unti-unti na pong iaalis ang analog signal at ia-upgrade na po ng mga TV station sa digital signal. So yan mga ka-Digitech, may napansin din po ako dito sa Baron Digital New VRL Plus, dahil akala ko po yun na po ang linaw ng Baron Digital TV Receiver Box at HDMI combination. Pero mas luminaw po nung kinabit ko ang new version ng VRL Plus. Ang antenna naman po na ito ay extended range antenna. Ito po ay 2-in-1 antenna, pang digital at pang analog signal. So ang product din po na ito ay good quality o high quality product. So ito na po actual product ng extended range antenna. So super easy lang po pagkakabit na ito at hindi po kayo mahihirapan dahil napakadali lang po. So ang design po na ito mga ka-Digitech ay hindi po gaya ng mga antenna na ating nakasanayan na iniipit, dahil ito din po ay di turnerio gaya po ng inyong nakikita. Super easy ang pagkakabit. So sa wire naman po, super heavy duty po ito para sa akin, dahil binatin man o matapangan man, hindi po ito agad-agad na matatanggal o masisira. Ang nakikita nyo po ngayon ay analog channel via extended range antenna ng Baron. So yan mga ka-Digitech, iba po yung linaw na quality na binibigay niya maski po ito ay analog channel. Dahil po ito ay 2-in-1 antenna o double purpose antenna, pwede din po ito sa digital receiver. Para po patunayan na pwede po ito sa digital signal, ito po ang katibayan mga ka-Digitech. Simula noon hanggang ngayon, nakilala po natin sa Pilipinas ang Baron Company sa paggawa ng mga high quality o good quality na mga product na related sa pagpapalinaw at pagpapaganda ng ating mga panonood sa TV. So yan mga ka-Digitech, dyan na po muna nayayari ang ating video para sa mga ganitong latest update. Huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel, pindutin din po ang notification bell, like button at pakishare na rin po, at huwag pong kalimutan mag-comment. At kung kayo naman po ay mapupunta sa Facebook, huwag pong kalimutan i-follow o i-like ang aking Facebook page, Digitech PH. Ingat po mga ka-Digitech, be safe po tayong lahat.